finale regardant. Magandang umaga po sa ating lahat, kapitbahay sa ko. Practice po natin yung tugon ko sa inyo. Thank you.
Thank you.
para manawag nila yung saan araw-araw ang lahat ang sumama sa lunga sa amin at umahagdang. Upang ang buong katawagan ay magkaroon ng kalayaan para usang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang pinahuli ng hari. Sila ay pinahirapan para pulitin kumain ang karneng baboy na pinagbabawal ng Diyos. Isa sa mga anak ang manahas tumayo at nagsalita. Ano ba sa pagpapahirap sa amin? Matangis pa sa amin ang pamatay kaysa lumabag sa mga kaulusan ng aming ninuno. Bago namatay, sinabi ng ikalawang anak ng malakas sa amin. Kasumpa-sumpang halimaw, maaari mong kunin ang buhay namin dito sa lupa, ngunit mabuhay mo namin kami muli ng hari ng buong peki upang hindi na muli mamatay sapagkat sinusunod namin ang kanyang mga utos. Ganoon din pausa ang sinabi ng ikatlong anak. Noong siya'y utusang ilawin ang kanyang dila, ginawa niya ito agad at wala na tumili iniabot ang kanyang mga kamay. Ganito ang sinabi niya, tinanggal ko ang mga kamay nito mula sa langit, subalit mas mahalaga para sa akin ang utos ng Diyos. At umaasa akong ibabalik niya ang mga kamay ko. Pati ang hari at mga tauhan niya'y humanga sa ipinakita niya ng tapang ng loob at sa pagiging handa sa pagtanggap ng pagpapalusan nila. Namatay rin ang ikatlong kapatid na ito. Isinunod naman pausahan ang ika-apat sa ganito rin malupit na pamamaraan. Nang mamamatay na, sinabi nito, ako'y maligayang mamamatay sa kamay ninyo sapagkat alam kong ako'y muling mabuhay ng Diyos. Ngunit ikaw ang iyong ko ay walang pag-asa ang mabubuhay din. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Sa wakas, mga kapatid, ibalangin po kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng tao at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Ibalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buntot at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iligtas sa diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akayunawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig ng Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni
sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guru, at wala nang maaas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabubuting balita ng Panginoon. Kinumuhin ka namin ang Panginoon Jesu Kristo. Sumayo ang Panginoon. Maligaya ang presa po sa inyong lahat. So pinagbiliwan po natin ang magustahan na ating parokya sa araw na ito. Bagaman po yung talagang kagustahan sa Martin ay November 3. Mostly ang aming pagliliwang ngayon, second Saturday of November. Pero nilalas namin na may hope ngayong first Saturday of November kasi napakalayo masyado ng second Sunday of November. November 13. So, kaya ginawa na ngayong November 6 bilang bahagi ng utang kasi hindi naman masyadong malayo sa November 1 and 2 na kung saan ang kayo ay marami rin mga ginagawa. So bahagi mo na pagninibay natin ngayon sa araw na ito ay ang tinatawag po natin ay tungkol sa muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Ito po yung usapin na nakita po natin sa mga pagbasa ang muling pagkabuhay. Nakita po natin sa unang pagbasa na ang magkakapatid, ang mga magkakapatid na makatayo ay handang mamatay sabagat sila'y naniniwala na sila'y bubuhayin ng Diyos. Bahagi mo na kung saan ay nakita natin na hindi sila natakot na may muling pagkabuhay. Ang kanyaya sa ating mga kapat ay isang kanyaya na hindi lang po sana sa panahon na nasa tingin tayo ng kamatayan o tawagin natin ay mayroong danger of death na maituturing natin sa ating buhay na doon lamang natin may pamagin na tunay na natin upang muling pagkabuhay. Yung kanyayan na ipinapahayag sa atin ang buong ikapan. Pero hindi po sa sagot ni Jesus sa mga sarusayo tungkol sa muling pagkabuhay ay pinamamanin niya na ito ay ang Diyos na mga buhay. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay. Sina ako, sina Abraham, ay bahagi o kung tao sa matay. Ito pa ito ay nakita na ang muling pagkabuhay ay makakamigamang natin doon pagkatapos ng pagmamatay. Ngunit yung hamon ay pinapahayag sa atin ni Elo na may pakita natin ang aming pananampalataya sa muling pagkabuhay, hindi lang sa tingin ng kamatay, ngunit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Na ito yung pamumuhay, o ito yung ginagawa ng pamumuhay. Kasi bakit na naniniwala tayo sa muling pagkabuhay. Asahan mo sa aking pagkakalakay na ba't mo ginagawa ko? Kasi ako ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ito'y kawain ng mga
pagkabuhay. Ito'y tawagin ng mga iniligtas ng Diyos. Ito'y tawagin ng mga tao maniniwala na tayo ay isinilang para sa tao. In short, ito'y tawagin ng isang pananampalataya kay Kristo. Pero bago sa pananampalataya ng bigyan ng hiling ng Panginoon, ito'y ginagawa natin sapagkat ito yung maniniwala natin. Dahil tayo yung muling binuhay ng Diyos. At yun yung kapapasilan natin. At isa po sa magandang mga halimbawa na may pamanin natin. At wala iba kung yung halimbawa na ipinahayag ko ng mga balang, ng mga santo. At kasama na huli ang pinag-iwag natin ngayon, isa pang dinibos, yung ating patron. At paano pala siya ay buhay? Yung pagbuhay niya ay paliwanag sa kanya. Kaya ito yung buhay isang matutumor sa bakit? Kasi maliwanag sa kanya na ngayon siya ay naliwanag sa muling pagkabuhay. Well, generally, yung kanya sa atin ay pinamamanin na buong muna malalit, hindi umiwas sa pagkawala ng masama. Gumawa ng mabuhay. Bakit? Kasi yan ang gawain ng iniligtas ng Diyos. Yan ang gawain ng mga isinilang salamat. Pero sa luha, sa pagpagutan ng isang maninipores, ay binalamanin sa atin ang ilang mga pamamaraan na sana po ay matularan natin. Matularan natin. Si San Maninipores, alam po natin, siya po ay isinilang sa lungkot sa Diyo. Sa Peru, siya ay isang Peruvian, isang Latin American. Bahagi ang nakukusin ko ay sa kanyang pagpaganay ng langis na makatukol sa kanyang panawagan, sa panawagan ay pinamanin naman, pero siya naman ay na-beautify, canonized, siya'y na-canonized noong 1962 lamang. So, it took 400 years para po si San Martin de Porres ay may makalamanas. Hindi ko matulad niyo na may mga karanasan tayo na mabilis. Pero may mga sako na itong 100 years, ito, 400 years bago na pag-anays. Kita naman, halimbawa, si Santa Teresa ng Calcuta ay hindi ganun matagal. 3 or 4 years lang ata. Si Pope John Paul II, yun ay mga sako at santa na mabilis na kalimbawa. Pero marami po tayo mga sako at sako na ito po na ang Diyos. At sako na ang mundial, no? Hindi po mapansin. Ay ang aming mismo mga sako, mga martir, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungso. Sila ay naan-taon bago makalanayos. At ang magkalanayos po, kay San Martin de Porres ay si Pope John XXIII. At isa po sa kanyang homilya noong canonization, tinawag niya si San Martin de Porres na ano. Siya tinawag niya Martin of John. Si Martin na mapagkawanggawa. Martin of Charity. So, bahagi yun ako sa atay, yun yung kanyang ipinamalas sa kanyang buhay. Puno ng pag-ibig. Lalo na muna sa kanino? Sa mga may sakit at sa mga
tumahak. Sabi nga naman yun, may mga insandar po rin na nakalagay dyan, may mga badyay. Other than ang nakalagay yun, yung father, opposite, pakamisipo ng mga tao ay ama ng mga may sakit, o ama ng sakit. Baka sabihin ng mga tao, ama ng sakit, ama ng may sakit, may sakit, ama ng sakit. Baka isipin naman ng sakit, kasi father of sick. Siguro ay unawain na natin, sapagkat hindi naman siguro sila alam naman kasi mga politiko. Dapat yun yung father of God, whom patron of the sick. Father of God, whom patron of the sick. Kasi doon niya yung pinamagas, doon niya yung pinuos. Yung kanyang pagkilos, bakit? Kasi may nangyayala siya ng ito'y kawain na iniligtas ng Diyos. Dahil sa kanyang paniniwala na mayroon muling pagkabuhay. At may naniniwala siya na mayroon muling pagkabuhay. Kaya alam sa niya, hindi niya ipagkakain yung ganyang panahon. Lalo-lalo na sa mga nangyayala. Ito nakaraan ay, siya ay binanggit ni Pope Francis sa pagkakaranis ngayon ng North America Martyrs. Ang tawag ng buhay sa Martyrs ay kung tawagin ko natin na ang term na ginamit na kay San Martyrs ay patron of the sufferings. Ang patron ng mga nagpuhusa, mga naghihiram. Pero kung sa ating panalangin, sa nobela natin kay San Martin Ellen ay San Martin, ipanalangin ko kami mga naghihiram at mga mahihiram. Kung isa rin siguro ng pagbigyan natin ng hiyo ng pagtugon na lalo-lalo na ngayon, taong na ito, extraordinary jubilee ng Marcin. Lalo na, extra natin yung aming pagkiro sa nalangin, makatulad tayo kay San Martin na gumagawa kung nagkakaawa-gawa tumutulong sa mga mahirap at sa mga may sakit. At isa ang pagkakaroon ng palagyan natin pinamamahin, sabi nga po natin, ay makapagkalakas tayo ng mga programang pagpastoral. At isa po sa ating natin ay aming po na Chris ginagawa para masabi natin at tayo ipitutulad kay San Martin. Ay ganun, yung aking po patuloy ng pagyaya pagamat po sa awa kapos ay tayo ay nakaisang taon na. Nakaisang taon na tayo sa aking po ginagawa nito. At dahil sana po ay magpatuloy pa kahit ako minsan nahihirapan na yung po aking pagkatanon. Yung aking po pagkatanon na aking Webes tuwing Webes, yung 7 to 7 na video, prayer for the sick. Noong unang panahon, nausap ko yung pinatawag natin PEA, Perpetual Eucharistic Adoration Chapel, 25 PEA Chapel. Yan, PEA, tawagin. Pero hindi yung pwede natin na ilagay dyan ang Blessed Sacrament nang walang magpapatay. Ang problema namin kasi, wala nang nagbabantay. Doon ako may dumating dito, 3 years ago, ay sinusubukan namin ang revival. So, inanihan namin yung mga lay ministers of Holy Communion na ay paano isang oras bago mag-misa ay ilalabas yung Blessed Sacrament at doon magtatalo. Kung saan na
kami yung isang lang na nagtatanong ay sabi nga natin kapag lamang tayo ay binigyan ng assignment at saka lang tayo nagtatanong. Hindi mo, dapat mo ay devotion. Sabi nga natin, sa araw ng ating building na yan kasi ay walang nagtatanong. Hindi mo pwede maligyan yung blessing sa pag nang walang nagtatanong. Pero ano yung pinag-uniwalo kong pangyala? Sabi nga kung natin tayo ang sara ay yung aming kong 7-7. Patutulang para ng panalangin, ipanalangin natin yung natin na katulad na sa mga pinag-uniwalo sa muling pagkabuhay ay isang imaligulong natin ipanalangin natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Yun yung pinaka-purpose natin. Pero hindi na magpasal. Pwede nyo magpasal tayo, anong gusto nyo pwede nyo magpasal. Pwede nyo magpasal na sana po makapasal sa bonus exam yung aking anak. Hindi kaya magpasal nyo na makapanggap na kaya ng labaho yung aking asawa. Pwede nyo natin bigyan ng din ng marami pang pangalangin. Pero sabi nyo, isa sa mga binibigyan namin ng inyong mga pagpapahalaga ay yung pagtulad kayo sa mga pinipolos. Lalo-lalo na manawawal namin kalimutan na ipagdasal ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Siguro sa Diyos ni Padre, wala naman kami sakit. Wala naman sa aming pamilya ang may sakit. Ang hindi naman para sa inyo. Hindi lang para sa iyo at sa iyong pamilya. Para po sa dalitin na ito, marami ang may sakit. Marami ang may sakit. Marami ang drug addicts. Depresyon ng sakit. Drug addiction. Kinakailangan natin ang pagdalawin. Hindi lang po pwede natin ang mga tulusin po ay pag-usapan naman natin ang problema ito. We have to pray. Isa po yun sa binibigyan natin at kaya po patuloy natin ang binibigyan ng pag-aalaga yung ating pagdiriwang tuwing araw ng Huwebes na may tuloy natin. Kahit naman po pwede nyo ipanalangin, pero sana huwag natin kalimutan na isama rito ang pag-aalangin sa mga may sakit at sa lahat ng mga nag-aalaga sa mga may sakit. So isa, bakit po? Kasi yung pamparaan na ginawa ko sa mga Tiki Forest. Pero dahil sa kanyang paniniwala, may buhay pagkatapos ng kamamayan. There's life after death. May dami. Kaya tayo magdarasal. Hindi yung, ba't ka nagdarasal? Para ka maligtas. Hindi ka pa malaminyagan. Hindi ka pa pala niligtas ng Diyos. Wala pa ng pwede yung binyag mo. Hindi mo ba rin kaisipan? Kasi ano pa lang isang isip mo na ba't ka nagdarasal? Kasi hindi kasama na ako eh. Kaya ako yung hinihingi ng tawad sa Diyos. Pwede mo rin yung pagbabawag ko eh. Pero kaya ay isang kaisip mo na ako na yung kalimutan. Bakit ginagawa yan? Kasi ako ay talalangin. Ako isipin ang tawad sa langit. Kaya kung ginagawa ko kasi ako pagdalangin, hindi ako nag-aimpleno. Kapag ako nag-aimpleno, hindi ako pagdarasal. Kasi hindi ako pagdalangin eh. Pag-aimpleno ako eh. Ito yung gawa ko ng pagdalangin. At isa pang maraming pinapamahin sa akin, isang matito ko, sir, yung ginagawag ko namin charitable works, kawag ko ba, lalong-lalo na sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Kaya, bahagi rin po ng pagturo sa nangisin natin pagbigyan ng blessing na inaisin natin mapalakas yung kung ating po health ministry. Yung mapalakas po natin, meron tayo ng buhay tayo po ng isang grupo
na ngayon ay naayos pa rin. Yung aming yung cancer group, St. Martin de Porres Cancer Support Group, na sana po ay kaya pa para makapalagkas ng mga programa upang kaya po ay makatulong sa mga may sakit. Sa lahat ng uri ng mga may sakit. Na nawa po ay matutunan natin. Kaya sabi na natin, bagawal na rin tayo ng ministry, natutuwa tayo ng cancer group. Kasi po, ay bahagi po ng isang mas maliwanag ng pagkilos. Sabi na, isang buwan na kinakailangan natin pagbigyan ng higit ng pangalaga. Marami bang tayo natin na pwede ko rin? Kaya naman, kinakailangan natin ng talagang kalimanan. Ah, ito naman yung apostolik natin, matulungan natin ang mga may sakit. Tayo kasi kung isa na sa level pa tayo,